Dito sa pagpasok, makikita natin Tosic Brandon, Drinks, Majes, 100 Quest. Tapos meron tayong Phantom, Explorer. Tapos may Java Veloz din tayo rito. Pasok tayo ng konti mga kapadyak. Dito may mga nakasabit na road bike na trek. Ayan o. Okay. Sa kasunod ng trek, may Phantom tayo dito. Phantom Explorer yan. Tapos dito, Phantom din to. Ayan. Phantom, Panther naman to mga kapadyak. Meron tayong mga fat bike dito. Phantom din yung brand. Ayan o. Glass. Tapos may folding bike tayo rito. Beta. Okay. Ito yung mga accessories pa natin dito. Tsaka yung ibang bike parts natin. Meron tayo dyang fork. Meron tayong handlebar, loop bar, helmet, saddle. At tsaka iba pang accessories. Sa side na to, nandito yung mga gulong. Ayan. Tires, rim. Okay. May frame tayo dyan. Sa baba nyan, nandito pa yung mga iba nating available na bike. Meron tayong Phantom dito. Fat bike mga kapadyak. Meron tayong Trinks M100 pa rin. Meron tayong Jackal. Ayan o, Jackal. Spunker, meron din tayo. At Beta 9TB, meron din. Tapos meron din tayong Spunker Glorious, okay. At meron din tayong Marine, okay. Ayan o, Marine mga kapadyak, napakagandang MTB. At Mountain Peak. Ayan o, Mountain Peak. Mamaya, aalamin natin lahat kung magkano yung presyo ng mga bike na yan. Muna kayo, sir. Toto, sa kuya ko. Hello. Nasa YouTube na ako. Okay. Ano pinapagawa nyo dito, sir? Bike ko. Ah, okay. Nagpapa-maintenance si sir ng bike. Okay. Baka may babatiin kayo, sir. Isa asawa ko, saka anak ko. Oy, wow. Si sir, ito mechanics dito sa kuya's bike. Baka may babatiin ka. Sa mga anak ko. Okay. Yan lang kayo sa bahay. Sa mga ibang chicks natin, wala? Ito si John Paul. Shout out ka muna, John Paul. Shout out po sa mami and daddy ko. Yun. Oh, iba pa, jowa, wala? Wala po. Ikaw, boss, shout out ka muna. Shout out kay Boss Toyo. Yun, okay. Jack, nandito tayo ngayon sa Binyang Second, Bukawi, Bulacan. May bibisitahin akong bike shop dito. Ang landmark nga pala nila dito, mga kapadyak, ay itong Motor Trade. Ayan o, yung tindahan ng mga motor na yan, katapatan lang nila yan. Ito yung bike shop nila, Kuya's Bike. At saka, katabi ng Motor Trade, yung Santo Niño Academy. Tapos dito sa kaliwa, ito yung Bukawi Flyover. Ayan. Ayan yung mga landmark nila rito. Tapos ito, makikita nyo tong St. Paul Hospital, yung this way na yan. Tapos katabi lang sila ng Pandayan Bookshop. Okay, samahan nyo ako mga kapadyak, pasukin na natin itong Kuya's Bike.
Okay mga kapadyak, magsisimula na tayo dito sa Kuy's Bike Shop. Ito nga pala yung signage nila rito. Ayan, mababasa nyo, Kuy's. Ayan, Bikes Accessories Repair. May Facebook page din sila, ayan o, Kuy's Bike Shop. Tsaka ito yung contact number nila rito. Ayan, Bike Parts and Accessory Repair. Store hours, Tuesday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. Saturday to Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Ayan, close every Monday mga kapadyak. Okay, bago tayo magsimula rito sa Kuy's Bike Shop, makakasama natin si John Paul. Si John Paul yung mag-a-assist sa atin dito sa Kuy's Bike Shop. Eto mga kapadyak, ipapakilala ko muna kayo kay John Paul. John Paul, pakilala ka muna at imbitahan mo na rin sila na bumisita dito sa Kuy's Bike Shop. Okay, sige John Paul. Ako pala si John Paul David. Punta po kayo rito sa Kuy's Bike Shop po. Mura po mga piyasa, tas mga bike po. Marami po mga pagpipilian. Okay, John Paul, simulan na muna natin dito sa labas. Okay, may nakita ko dito mga kapadyak, Tosic Brandon. 29ER to. Okay, naka hydraulic na SB Simers yung ginamit. Naka Senza MX8 yung shifter nya mga kapadyak. Naka suspension fork, manual lockout. Okay, ito yung fork nya, Tosic alloy na, oh, 6061 mga kapadyak. Ito yung hydraulic disc brake na ginamit sa kanya, SB Simers. Ayan, ito naman yung ginamit na tire sa kanya, 29x2.10. Ayan o, ang ganda ng kulay mga kapadyak, di ba? Okay, ito naman yung bandang likod ng bike na to. Ayan, tapos ito yung ginamit na RD sa kanya. Ayan, Senza MX8 nga siya. Naka 1x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1x8 speed siya mga kapadyak. Okay, compass na to ha, yung gulong na ginamit. John Paul, tanong ko lang kung magkano presyo ng Tosic Brandon sa inyo. 11,200. Yung 11,200 na yon, may bawas pa ba yon? Meron pa po. Negotiable pa. Yun, kagandahan dito sa Kuy's Bike Shop mga kapadyak, negotiable pa. Available kulay John Paul, ano-ano yung meron tayong kulay niya? Hindi na lang po eh. Sa ngayon, ito na lang ang available natin. Kulay blue, matte blue siya mga kapadyak. Pero wala namang problema kasi maganda naman to. Yan yung top tube niya blue, yung down tube niya black. Okay, sa susunod meron tayo dito ang Trinx M100 Quest. Ayan o, naka hydraulic brake na rin to mga kapadyak. Ayan o, X-Spark yung ginamit sa kanya. Ayan, naka combo shifter siya, L2A2 yung ginamit. Suspension fork na rin, Trinx na rin yung ginamit. Okay, ang size ng gulong naman nito ay 29ER din mga kapadyak. Ayan, 29ER din tayo dyan. May side stand pa to. Ayan o, side stand. Ito yung hydraulic disc brake nya, X-Spark. Ayan yung side stand nya. Silipin natin yung RD nito. Shimano Tourney TZ yung ginamit na RD mga kapadyak. FD nya, ito yung FD nya o, tsaka yung crank nya. Ayan, naka 3x sya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3x7 speed mga kapadyak. Ayan, 3x7 speed. John Paul, magkano sa inyo tong Majest 100? 10,300. May bawas pa naman yon. May bawas pa mga kapadyak. Available kulay? Isa na lang din po yan. Isa na lang. Okay, ito na lang din yung available kulay. Kung ano yung display, yan na yung available nila na kulay. Dito sa kasunod ng Trinx, may makikita tayo Phantom na road bike. Explorer siya. Ayan o, Phantom Explorer mga kapadyak. Napakaganda ng kulay nito, oh. Matte red. Ayan o, oh. Okay, tignan natin yung shifter nito. Ito yung ginamit na shifter sa kanya mga kapadyak. Ayan o, oh. Ayan, ayan yung shifter nya. Nakakombo shifter siya. Ayan, ring brake yung unahan at ring brake din yung likod. Okay, ang size ng gulong nyan ay 700x23C. Ayan o, oh, 700x23C. Okay, ang ganda rin ng bar tip na ginamit dito, tsaka brake lever nya alloy na. Okay, ayan, tignan naman natin yung RD nito. Yung RD nya, ayan, Shimano Tourney TZ din. Okay, ito naman yung FD nya. Ayan, ito yung FD nya tsaka yung crank nya. Okay, 3x nga sya. Ayan,
Sa frame niya, may nakalagay na ganito. Ayan. Ayan yung mga nakalagay sa frame niya. Tapos may nakabang dito na mount para sa mga bottle cage. Okay. Quick release na rin pala to, mga kapadyak. Yung unahan, quick release. Ayan o. Quick release siya. Pero yung likod, hindi pa siya quick release sa likod. Tanong natin kay John Paul kung magkano yung Phantom Explorer. 8,200. Okay mga kapadyak, 8,200 lang tayo para dito sa Phantom Explorer. Yung 8,200, may bawas pa ba yun, John Paul? Ah, fix na mga kapadyak. Phantom Explorer, 8,200. Fix na tayo dyan. Available kulay, ito na lang din. Gray po, black. Ah, meron pa. Meron pa tayo. Black tsaka gray. Okay? Kung ayaw nyo nitong kulay na to, meron pa tayong pwedeng pagpili ang kulay. Gray at tsaka black. Black and gray. Bali magkasama yon. Okay, magkasama na pala yon. Black and gray, yung combination ng kulay niya, mga kapadyak. Sunod dito sa Phantom, meron tayong Java Veloz. Ayan o. Ayan, Java Veloz, mga kapadyak. Tingnan natin, ha. Ayan o. Java Veloz, mga kapadyak. Ayan. Okay. Naka-STI na to. Ayan o, naka-STI na siya. Shifter na ginamit sa kanya, decaf, mga kapadyak. Ayan o, decaf. Ang ganda nitong road bike na to, mga kapadyak, ha. Ginamit na crank dito, pro wheel. Ayan, naka-tubay siya. FD niya, ito. Ayan. RD niya naman, ito. Ayan o, decaf din, mga kapadyak. Naka 1 by ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 by 9 speed siya, mga kapadyak. 2 by 9 speed siya. Okay? Ayan. Ang gulong niya, CST, recourse. Ayan o. Ang ganda ng gulong na ginamit dito. Tsaka ng rim niya, decaf na din. Ayan o. Ang ganda nitong bike na to talaga, mga kapadyak. Ayan o. Available kulay nito, John Paul. Ito lang po. Ito na lang ang available kulay, mga kapadyak. Pero solid na rin yung available na kulay nila, oh. Ito yung ginamit na disc brake sa kanya, ayan o. Tsaka yung hub. Solon. Okay. Tanongin natin si John Paul kung magkano to. John Paul, magkano ba to? 19,500 po. 19,500, mga kapadyak, para dito sa Java Veloz. Yung 19,500, may bawas pa? Fix na po. Fix na, mga kapadyak. Pero solid na rin para sa 19,500 na ganitong klaseng road bike, mga kapadyak. Java Veloz. Okay. Dito, papasok na tayo sa Kuis Bike Shop. Bubungad sa atin itong mga nakahilerang bike na to. Simulan natin dito sa nasa bungad, Mountain Peak. Okay? Mountain Peak, ano ba to, John Paul? Everest po. Mountain Peak Everest, mga kapadyak. Ayan o. Okay? Yung tindigan niya, mukhang ano eh, no? Mukhang built bike. Para siyang assemble, no, John Paul, no? Pero hindi siya assemble. Assemble po yan. Assemble nga. Okay, sabi ko na, mga kapadyak, assemble nga, oh. Tindigan pa lang ng bike na to. Mukha na talagang assemble. Ayan o. Mountain Peak Everest, yung frame natin dito. Ayan. Ginamit na fork dito, mga kapadyak, air na. Ayan o. Ayan. Anong fork to? Coal. Ayan o. Coal yung ginamit na fork dito. Naka-air na yan, mga kapadyak. Ayan ang kagandaan. Naka-manual lockout siya. Okay? Ito naman yung ginamit na tires sa kanya. Ayan o. Kenda. Ayan. Okay? Ito naman yung ginamit na rim. Ayan o. Double wall. Tapos kagandahan dyan, may mga ano na siya dyan, oh, design sa gulong niya. Okay? Hub na ginamit dito, Speed 1 Soldier, mga kapadyak. Ayan, oh, Speed 1 Soldier. Tapos yung hydraulic niya, ito, Shimano, mga kapadyak. Ayan, oh, Shimano, yung ginamit na hydraulic brake sa kanya. Ayan, oh, hydraulic disc brake, quick release, Speed 1 na rin. Okay? Dito sa bandang itaas ng bike na to, Shimano. Ayan, makikita nyo yung brake lever, Shimano, mga kapadyak. Hydraulic yan. Ayan o. Okay? Tapos, kagandahan dito, naka 1x10 speed siya. Ang shifter na ginamit sa kanya, Shimano Jore. Ayan o. Sana nakikita nyo. Shimano Jore, 10 speed. Tingnan naman natin yung drivetrain nito. Size nga pala ng frame nito, large, mga kapadyak, para sa mga may katangkaran to. Ito, yung ginamit na crank sa kanya. Ghost. Fog no ghost, mga kapadyak. Ayan o. 3060 yung ginamit. Okay? Ito naman yung 10 speed niya. Ayan. Ayan, puting-puti. Nakita nyo? Ito naman yung RD niya, mga kapadyak. Ayan o. Ito yung RD niya. Shimano Jore. Ayan o. Okay? Nakikita nyo? Shimano Jore. Ayan. Ito yung hub niya sa likod. Ayan. Speed 1 Soldier. Okay? Ayan.
Ito yung saddle nito. Ang ganda ng saddle, oh. Meron pa siyang design na ganito. Ayan. Okay. Trovative yung seat post. Tanong natin kay John Paul kung magkano to. John Paul, magkano to? 36,000 mga kapadyak para dito sa Mountain Peak Explorer na to. Carbon ba tong frame na to? Hindi po, alloy. Alloy lang. 36,000. Yung 36,000 may bawas pa ba yun? Fix po. Fixed price tayo dito mga kapadyak, ha. Mountain Peak Everest na built bike. Nakalagay nga dito 38 to. Ginawa pang 36 mga kapadyak. Ibig sabihin naka-sale na to. Ayan, oh. Naka-sale na tong Mountain Peak na built bike na to. Yung kasunod dito, Marine. Okay? Ayan, oh. Ayan, oh, Marine mga kapadyak. Ayan. Okay. Bulanas Ridge, oh. Ayan, oh. Bulanas Ridge 1. Ayan yung nakalagay sa top tube niya. Okay? Tingnan natin yung magandang unahan nito, ha. Ito kagandahan dito, naka-combo shifter siya. 1x7 speed to, mga kapadyak. Mechanical disc brake lang to, ha. Mechanical disc brake siya. Ayan, oh. 3x7 speed. Shimano na rin yung ginamit. Yung fork nito, ayan. Ito yung fork niya. SR Santur. Okay? Ang ganda rin, oh. Ayan. Gulong nito ay Elite Tire. Elite Tire, mga kapadyak. Ayan, oh. Elite Tire. Okay? Ito yung design. Ayan. Okay? Size ng gulong, 27.5x2.25, mga kapadyak. Ayan. Ito yung disc brake niya. Ayan. Radius. Ginamit na caliper. Okay? Tingnan natin yung drivetrain nito. Medium nga pala yung frame nito, ha. Ganda rin na seat post niya, mga kapadyak. Marin din, no? Ayan, oh. Saddle niya, marin din. Ayan. Okay? Ito nga, naka 3x7 speed siya. Shimano Tourney FD. Shimano Tourney RD. Okay? Ito yung sprocket niya. Ayan. Puting maputi. Tapos dalawa yung mount nito para sa battle cage. Ayan. Dalawa. Tanungin natin kung magkano. John Paul, magkano ba yung ganitong Marine? 26,000 po. 26,000 mga kapadyak. Ayan, ang ganda ng emblem, oh. Okay. Yung 26,000, may bawas pa ba yun? Fix na rin po. Fix na rin tayo dito, ha. Available kulay. Yan lang po, eh. Ito lang ang available kulay mga kapadyak. Pero walang problema kahit ito ang available na kulay. Napaka-solid naman ang kulay na yan, oh. Ayan, oh. Glossy blue. Na may combination ng orange. Yung kasunod niyan, Spanker. Spanker Glorious mga kapadyak. Ayan, Spanker Glorious to. Naka hydraulic disc brake na rin to, ha. Ayan, oh. Tapos naka combo shifter siya. Ayan, Senza yung ginamit na shifter dito. MX-10. Ayan. MX-3. Okay. Ibig sabihin niyan, yung nakalagay dito, MX-10. 3. Senza MX-3. 10. MX-10. Ibig sabihin, 3x10 siya mga kapadyak. Okay? Ito yung frame niya. Ayan. Senza. Okay? Ayan naman yung drivetrain niya. Spanker. Okay? Spanker. Ito yung frame niya. Top tube niya nakalagay Glorious. Sa down tube nakalagay yung brand Spanker. Dito naman sa crankset niya nakalagay dyan Spanker din. Ayan. Spanker din yan mga kapadyak. Okay? Dito naman ayan nga yung 10 speed niya. Ayan. RD niya. Ayan. Okay. Sensa yan. Okay. 10.5. Yung 10.5 na yun, may bawas pa ba yun? Fix na rin mga kapadyak para dito sa Spanker Glorious. Available kulay. Ito. Available kulay natin dito, ha. Ayan. Kulay pink. Ayan o. Okay. Dark pink. Dalawa available na kulay. Dark pink tsaka yellow green. Sumunod naman, meron tayong Beta dito. Ayan o, Beta na MTB. Spade tail. Ano po? Spade tail. Nasaan yun? Ayun. Tignan ko lang dyan ko lang. Ayun, spade tail. Ito mga kapadyak, Beta. Ayan o. Beta, spade tail. Okay? Ayan. Beta, spade tail to mga kapadyak. Naka-combo shifter din to. 3x8 speed naman. Ayan o. 3x8 speed siya. L2 A3 yung ginamit na shifter sa kanya. Ginamit naman na hydraulic na disc brake dito, RDR. Ayan o. Hindi ako nagkakamali. Ayan. Okay, naka manual lockout na yung fork nito. Ayan.
Okay, size ng gulong nito 29ER. Ayan yung brand niya ng gulong niya. Okay? Ayan. Beta na rin yung crank na ginamit. Ayan. L2 yung ginamit na RD. Okay? 2917. Size 17 yung frame niya. Magkano yung ganito, John Paul? 9,000 ba? 9,000 mga kapadyak. May bawas pa ba yun? Fix na rin mga kapadyak para kay Beta Spade Tail. Okay? Yung kasunod niyan, Jackal. Ayan o, Jackal ano to, John Paul? Ayan o, Jackal. Walang masyadong nakalagay sa frame niya, kundi itong brand niya. Pero sa seat stay niya, may nakalagay na C-Ride. Ayan o. Ayan. Yan lang yung nakalagay sa frame niya, mga kapadyak. Ayan o. Okay? Naka 1x9 speed siya. Senza MX9 yung ginamit, okay? Ardin, hydraulic na ginamit dito. RDR ba to, John Paul? RDR, mga kapadyak. Ayan. Naka-manual lockout na rin yung fork nito, okay? Size nito, John Paul, ano? 29. Size 29, may 27.5 ba kayo niyan? No. Puro 29 karamihan dito sa tindan yung bike, no? Okay, ito naman yung hydraulic disc brake niya, ayan, no? YCY. Ah, RDR din pala. RDR. Pag binaligtad mo kasi parang YCY na eh. Oh. Di ba? Okay. Ito yung gulong niya. Oh. Oh, ayan. Ang lalaki ng mga spike niya. Yung RD niyan, ano kaya yung RD niyan? Makikita kaya natin yan. Microchip po. Microchip. Ayan, microchip yung RD nito mga kapadyak. Di lang natin malapitan ha. Pero microchip yan. Ayan, yung RD niyan. Okay? Tapos ito naman yung crank niya. Ayan, Sulane. Ayan o. Oh. 1x siya. Okay? Magkano naman yung ganito, John Paul, Jackal? 9,000. Fix na ba yon John Paul? Fix na rin, mga kapadyak, 9,000. Okay? Kasunod nitong Jackal, meron tayong Trinks Majest 100. Ayan o. Oh. 26ER to, John Paul, no? Okay, 26ER to. Magkano yung ganito sa inyo? 81. Okay, 81, mga kapadyak. Trinks, Majest 100. Size 26ER. Naka-combo shifter to ha. 3x7 speed siya. Okay, mechanical disc brake lang din to, mga kapadyak. Budget lang din naman. Okay. Pero, kung pang araw-araw, pwede na. Okay, yung kasunod nito, Phantom na fat bike, mga kapadyak. Ayun, sa mga fat bike lover, meron tayong Phantom dito. Anong Phantom kaya to, John Paul? Magaling ko na to ha. Ayun, Phantom Blast, mga kapadyak. Ayun o. Phantom Blast. Sa mga naghahanap ng fat bike, meron tayo dito sa Kuy's Bike Shop. Pagandahan dito, grip shift siya, mga kapadyak. Ayun o. Grip shift. Naka 1x7 speed siya. Shimano na rin yung ginamit. Okay? Ayun o. Ang size ng gulong nito ay... Tignan natin yung size ha. 26 by point. Ayan. Ayan o. 26 by 4.9. Yung size ng gulong niya. Ang ganda ng rim nito mga kapadyak o. May mga butas siya. Nagkakaroon ng design pagka nilagay yung inner tube. Ayan o. Okay. Ayan. Mechanical disc brake lang to mga kapadyak ha. O. Ayan. Ayan o. 160 yung rotor. Ayan alloy frame pala to mga kapadyak. Phantom Blast. Okay. Naka side stand siya na Ragusa. Ito yung mechanical disc brake niya sa likod. Ayan. Ito yung crank arm niya. Ayan. Ito naman yung RD nito. Okay. Shimano Tourney. Yung RD niya. Ayan. Shimano Tourney yan mga kapadyak. Ayan. Okay. Ayan. 1x nga siya. Ayan yung crank niya. Magkano naman yung presyo ng ganito, John Paul? 12,950. Mga kapadyak. Para sa Phantom Blast na fat bike. Ang ganda ng manibela niya, oh. Ayan, oh. Oh. Meron pa siyang reflectorized dito. Windship, yung ginamit na brake lever. Okay. Meron pa silang isang fat bike dito, Phantom Blast din. Ano to, ibang kulay lang, John Paul? Kulay lang pa. Kulay lang pala to, mga kapadyak. Ayan, oh. Kulay lang ang pinagkaiba. May option kayo, ha. Ayan, gray, tsaka itong black. Parehas namang matte yan, mga kapadyak. Mamili na lang kayo kung anong gustong kulay ang mapusuan nyo. Dito sa taas, meron tayong folding bike, Beta.
fry. Ayan o. Okay. Kagandahan dito sa folding bike na to, naka-hydraulic na. Himalayas naman yung ginamit na hydraulic lever sa kanya. Ayan o. Okay. Naka 1x8 speed. Ayan, sensa. Okay, yung ginamit na shifter sa kanya. Meron pa siyang bell dito. Ayan o. O, ito naman yung saddle niya. Kagandahan dito, yung frame niya. Tignan niyo dito. Ayan o. Sa frame niya, nagkaroon ng hiwalay dito. Ayan o. O. Sexy, di ba? Meron pa siyang fender. O. Beta na rin yung ginamit na rim sa kanya. Sensor reflex yung ginamit na RD. Ayan, ito naman yung sprocket niya, mga kapadyak. Okay, ito yung crank niya, ang laki. Oh, di ba? Solid na rin tong folding bike na to. Alloy na rin, mga kapadyak. Magkano naman presyo nito, Jan Paul? 9,900 para sa ganitong folding bike. Negotiable pa ba yung 9,900? Fix na, mga kapadyak. Fix na dyan. Dito naman, meron tayong Phantom Pathfinder. Okay. Ayan o, ganda ng kulay nitong model nyo, model name nyo. Colorful siya. Naka rim brake siya, windsip mga kapadyak. Ayan o, harap likod, rim brake. Ginamit na rim sa kanya. Ito na, ang ganda o. Ayan, yan yung rim niya. Ayan. Choose to rise. Choose to rise. Okay. Ayan. Ito, nipis ng gulong o. Tingnan nga natin yung sukat ng gulong nito. CST. Yung ginamit na gulong, mga kapadyak. Sukat naman ito ay 700x25C. Okay? RD niya, Shimano Tourney. FD niya, Shimano Tourney rin. Naka 2x siya, mga kapadyak. 2x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2x7 speed siya. Ayan. 7 speed. Magkano sa ganitong Pathfinder, Jan Paul? 12,500. May bawas pa ba yun, Jan Paul? Fix na rin, mga kapadyak, ha? 12,500. Ito, naka-STI na rin pala to, Shimano, yung ginamit. Ayan o. Okay, solid na rin tong ano na to, ha? Phantom Pathfinder na to. Yung kasunod niya, road bike din, Phantom Explorer naman. Ayan o, Phantom Explorer. Rim brake din siya, harap likod. Okay. Ito, naka-3x to, mga kapadyak. 3x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed. 3x7 speed. Naka Shimano Tourney TZ. Ang ganda ng roller pulley niya, kulay pula. FD niya, Sunrun, mga kapadyak. Ayan o. Okay. Dito sa down tube, nandito yung Phantom na brand. Explorer, nandito sa top tube, yung model name niya. Okay. Compass naman yung ginamit na tire sa kanya. Ayan o, Compass, mga kapadyak. Ayan. 700x23C to. Ayan, 700x23C. Magkano naman yung ganito, Explorer, Jan Paul? 8,200. Yung 8,200, may bawas pa? Wala na. Available kulay, ito na lang din. Ah, ito rin pala yung nasa labas. Ito pala yung nasa labas, mga kapadyak. Okay? Ayun, yung red sa labas. Ito yung gray. Gray, black. Okay? Ito rin pala yung nasa labas. Ayan. At least nakita nyo na bawat detalye ng bike na to. Ito naman, Trek na road bike. Ayan o. Trek road bike, mga kapadyak. Ayan o. Makalagay sa top tube niya 2. Ayan. Domain. Domain 2. Okay. STI na rin, no? Jan Paul, no? Okay. STI na rin. Ano kaya yung ano yun? Ah, Shimano Claris, mga kapadyak. Shimano Claris. Ayan o. Shimano Claris, mga kapadyak. Sa saddle niya, ito, Verse Comp. Malagay. Solid din yung saddle, oh. Okay. Top tube niya, yan nga, 2, tsaka domain. Dito sa down tube, nandito yung brand niya, Trek. Meron siyang nakaabang na mount dito para sa battle cage, 2. Okay. FD niya, Shimano Claris. Shimano yung crank, 2x siya. Pagdating dito sa RD, Shimano Claris. Ito yung ginamit na sprocket sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa mga ganitong bike naman na Trek, kadalasan yan, ginagamit na parts, Bontrager. Kaya mapapansin nyo dito sa rim niya, Bontrager. Okay? Bontrager. Ayan. Pati gulong yan, mga kapadyak, Bontrager. R1. Ayan. Meron siyang reflectorized dito sa spokes niya.
Ayan, ang sukat ng gulong niya. Anong sukat ng gulong nito? 25C, 700. 700 by 25C. Ayan o. Oh. Ang kinis, mga kapadyak o. Oh. Ayan o. Oh. Okay, magkano naman yung presyo ng ganitong bike, John Paul? 41,990. May bawas pa? Fix po. Fix na, mga kapadyak, para sa ganitong bike. 41,990. Trek Domain 2. Okay, solid na rin yung ganitong bike ha. Tignan nyo. Oh. Ayan. Para sa presyo niya. Okay. Ayan. May kulay na available pa ba tayo niyan? Ito lang yung available na kulay ha. Gold tsaka black. Dito, sa side na to, nandito naman yung mga tires nila. Magkano yung presyo ng mga Maxxis tires niya dito, John Paul? Sa 29 po, 2,000. Sa size 29, 2,000. Size 27.5, magkano? 17 para sa size 27.5. Meron kayong pang size 26 ER niyan? Meron po. Magkano? 16. Okay. Maxxis Ardent Race. Tama, John Paul? Okay. Sa Maxxis Icon, magkano naman yung pang size 29 niyan? Ano-ano lang available na size diyan? 26 tsaka 29. Walang 27 mo meron. 27 ang wala. Ano wala? Anong size ang wala? Lahat meron. Ah, lahat meron. Sa Maxxis Icon natin, mga kapadya, kumpleto rin tayo sa size. Size 26, 27.5, tsaka 29. Okay? Magkano naman sa size 26 niyan, John Paul? 16 po. 16. Sa size 27.5. 17 din. Parehas din pala kay Ardent Race. Sa size 29, magkano? 2,000. Okay. Halos parehas lang talaga kay Maxxis Ardent Race, si Maxxis Icon. Sa bandang itaas nila, meron silang Mountain Peak Monster, pang size 27.5 na frame. Magkano yung frame na ganyan dyan, Paul? 5,500 yung frame na yan. Okay, mga kapadyak, oh. 5,500 lang, ha. Monster 27.5 by Mountain Peak. Dito, meron tayong mga rim dito na Sagmit. Sagmit, ano ba yan? Evo? Opo, Evo. Evo ano? Evo 2 o Evo 3? Evo 3. Ayan, Sagmit Evo 3 na double wall. Kompleto ba size niyan? 26, 27.5? 29 lang. Magkano yung pang size 29 dyan, Paul? 1.8. 1.8, pares na. Okay, mga kapadyak, 1.8 pares na para dito sa Sagmit trim na double wall. Pang size 29 lang ang available natin. Dito, eto anong brand to dyan, Paul? Itong gulong na to. Compass tire, mga kapadyak. Ayan o. Ayan, Compass tire. Magkano pares nito? 1.5? 27.5, 1.5 ang pares, mga kapadyak. May pang 29 ka ba niyan, John Paul? Meron po. Magkano? 1.7. 1.7 naman para sa size 29, mga kapadyak. Meron ako nakita kay Enda tire. Ayun, o. Oh. Yung kay Enda tire, magkano, John Paul? 650. Isang piraso. Pag pares, 1.3. Ayan. Kay Enda tire, 1.3. Pares. Ano-ano size available mo niyan? 27.29. Yung 1.3, anong size yun? 27 po. 27. Yung 29, magkano? Ganun din. Okay, mga kapadyak, parehas lang ang presyo ng size 27.5 at saka 29 ER kay Kenda Tire. Ito yung iba pang Kenda Tire nila. Quicksand. Magkano sa ganito, John Paul? Quicksand. 1,400 pares na. Pang anong size? 27.5, mga kapadyak. Okay, dito sa bandang ibaba, nandito yung mga parts and accessories nila. Ito, may mga spacer to, di ba, John Paul? Ayan, oh, 20 pesos isa. Ayan, mga spacer, black, red, gray, available dito. Ayan, ito pa yung mga brake shoe. Tapos, mayroon tayong boots para sa brake lever nyo. Tapos, mayroon tayong mga ragusa parts dito. Hub, ayan, yung hub na to, sealed bearing na. Oh, 1,200. Para naman dito sa Speed 1 na hub, 3,500 naman. Ayan, may mga presyo na, mga kapadyak, ha. Meron din tayong Shimano hub. Ayan, oh. Okay, 1,700 naman ang presyo. Ayan. Dito naman, meron tayong Weapon Prime. Okay, magkano yung Weapon Prime na ganito, John Paul? 4,500. Ito, Technic. 3,500. Ano tong Technic na to? Hub din ba yan? Hub din, mga kapadyak.
Technique, magkano? 3-5 po. 3-5. May mga tunog mayaman na ba dyan? Lahat po yan. Lahat pala to, tunog mayaman na, mga kapadyak. Sana all mayaman, ano? Meron tayong coal dito, na hub. Magkano yung coal dyan, Paul? Nasa 4-5 po. Nasa 4-5 din. Yung mga binabanggit natin presyo, may bawas pa ba yan? May mga bawas pa yan, mga kapadyak. Dito sa baba ng mga hub na to, meron tayong mga... pedal. Mga pedal. Ayan, oh. Meron tayong submit pedal. Ayan, 1,000 lang. Okay? Meron tayong Ragusa pedal, 725. Mountain Peak pedal, 1,400. Okay? May mga ilaw tayo dito. Ayan, oh. Kagaya nito. Comet. Panglikod to, no? Jan Paul, no? LED, 300, mga kapadyak. Ito, headlight with horn. 320 naman ang presyo natin. Ito pa, yung mga taillight natin, ha? Ito, set na to. Taillight plus headlight, 350. May mga chain tayo dito. Itong pang 8-speed, 190, Shimano. Ito namang Shimano Jore na chain, 550, mga kapadyak. Fits for 10 to 11, Shimano, okay? Dito naman, Shimano Jore LX, fits for Shimano 105 naman, 350, mga kapadyak, 9-speed siya. Dito may mga water bottle tayo. Magkano water bottle dyan, Paul? 180 water bottle. Ito, mga bag, 250, mga kapadyak, oh. Submit na pedal. Plastic to, dyan, Paul? Parang plastic, ano? Parang hard plastic. Pero seal bearing siya, 750. May mga stem tayo na Giant, Submit, ayan, Trubative. Yung Giant, 450. Tapos itong isang blue, 360. Okay? Trubative. Ayan, magkano yung Trubative na stem? 360 lang din. 360 lang din, mga kapadyak, oh. Yung Submit, magkano to? 550 to. 550. Okay, dito sa baba, nandito yung mga shifter natin. Ayan, 3x8 speed, 3x7 speed. Nagkakahalaga lang ng 750, mga kapadyak. Okay? Ito naman, ayan, mga shifter nga din yan. Yung mga nandito. Okay? Dito sa baba, sa side na to, meron tayong chain ring. Ragusa 310. Okay? Made for war. Okay? Weapon. This rotor. Okay? Magkano yung this rotor na ganito, John Paul? 1,400 po, pare. 1,400, mga kapadyak. Weapon. Ito, Shimano. Disc brake rotor. Okay? 160, 550. Ayan, SRAM. 300. Mga harap likod na ba yan, John Paul? Harap likod na yan, mga kapadyak. Ha? Yung 300, harap likod na yan? Ah, isa. 300 isa, mga kapadyak. Bali, pagka dalawa binili nyo, 600. Itong ano na to? Itong submit na to, ano itong mga to? Mga chain ring? Crankset. Ah, crankset. Ito mga crankset, mga kapadyak ko. Submit yung brand. 3,100 yung presyo. Ayan, 3,100. Ito may mga kaset sprocket tayo, pang 9-speed XT. Oh. 875 yung presyo. Tapos may mga mineral oil, 150. Ito ano to, John Paul? Chain lube, 100. Ito naman, kaset sprocket din. XT. Okay. Magkano yung ganito, John Paul? 8-speed po. Oo, ito. Ah, 10-speed. 10-speed po, nasa 900. Nasa 900, mga kapadyak yung ganito. Okay. Dito naman, meron tayong mga tire repair kit ba to? Opo. Ayan, tire repair kit, mga kapadyak, oh. Pambiyahe, pwede yan. 70 pesos. Tapos ito, shifter. Ano to, set na ba to? SRAM po. Group set. Group set. SX, tapos NX. Ayun. Group set, mga kapadyak, na SRAM, oh. Meron tayong NX tsaka SX. Magkano sa group set na NX? 19,500. Sa SX? 15,000. 15,000, mga kapadyak. Group set na yan, ha? SRAM. Okay? Meron tayong token. Bottom bracket ba to? Opo. Ayun, bottom bracket nga, mga kapadyak. Magkano yung ganun? 700. Bagong dating. Mga bagong dating na bottom bracket. Meron tayo dito mga Shimano na front hub. 500. Ayan, may mga folding tire tayo, Continental. Magkano yung ganito dyan, Paul? 1,500. Isa. Pag dalawa, 3,000, no? Okay. Tapos, mga tire na Goodyear. Ayan, no? 1,400 ang isa. Tapos, dito sa bandang itaas, nandito yung mga RD with shifter. Okay?
Ito meron tayo dito na RD with shifter na ba to dyan, Paul? Upkit. Ayan, Jore. Shimano Jore. Shifter with RD, tama? Okay. May 10 speed tayo, ayan o. Oh. 10 speed po. Puro 10 speed. Magkano yung ganito dyan, Paul? 10,000. Upkit na po yan. Upkit na. Pag sinabi mo bang upkit, ano-ano kasama nun? RD, cogs, chain, shifter. Yun, RD, cogs, chain, tsaka shifter. Magkano ulit dyan, Paul? 10,000, mga kapadyak. Upgrade kit, no? Yung tinatawag. Okay? Meron naman tayo ditong Shimano Acera. RD lang po yun. RD lang, tsaka shifter. Magkano yung ganyan? 120 lang, mga kapadyak. Shifter na 7-speed, tsaka RD na Shimano Acera. Shimano Altos, meron din. Shifter na combo shifter. Ayan, magkano yan? Shimano Altos. Ayan, Shimano Altos. 820 po. 820? Okay. Shimano Alivio meron shifter oh, combo shifter 3x8 speed. Magkano 'yung ganto? 12 po. 12. May FD din, may sprocket. Ayun oh, 750 lang Shimano na. Okay, sa bandang likuran nitong stante na 'to, tignan natin 'yung mga nandoon. Yan po, pasok na ako ha. Meron tayong mga accessories dito, ayan, battle cage, magkano 'yung ganito? 150. Meron tayong mga saddle dito, 300, helmet natin dito, Arnox 620. Ayan. Saddle na Giant, Specialized, 440, 450, ayan, 100 lang yung mga ilaw natin na ganito. Tapos saddle bag, meron din tayo. Ang presyo nito ay 190, ayan o, 190. Tapos may mga, ayan, handle grip, 300 na sagmit, ayan o. Tapos itong isa, sagmit din, handle grip, 320 naman. Venso na handle grip, 320, may air pump, 250. Ayan, The Bomb na handle grip 360, Giant 250, Giant gloves 220. Ayan, iba-iba available na kulay, 220. RD hanger meron 150, quick release seat clamp Fogno 150, disc brake pads 300 Shimano. Tapos may mga speedometer. Ayan, may kasama na siyang headlight tsaka taillight. Nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Okay? Ito pa, speedometer din, 2-4. Ayan. Tapos, cellphone holder. Ayan. 190. Okay? Ito pa yung mga seat clamp, alloy, 130. Bike lock, 240. Air pump, 200. Sagmit na loop bar, magkano sa inyo to, John Paul? Sa 1,000 mahigit. 1,000 mahigit. Gravel Pro na sagmit loop bar. Eh, yung ganito, sagmit chaser. Ayan, Sagmit Chaser, 700 lang sa kanila. Handlebar. Tapos, itong Trubative ba to? Ayan, Trubative magkano? Ayan, oh. Set po yun, nasa 1-1 po. Cockpit set. Ayan, cockpit set to, mga kapadyak, na ipakita ko na rin to sa mga previous na vlog natin. Trubative? Stylo. Ayan, oh. Magkano sa inyo to? Nasa 1,100 daw, mahigit. Okay, Trubative na handlebar, magkano yung ganun? 450. Ayan, yung mga dikulay. Tapos sa side na to, nandito yung mga fork natin. Speed 1. Speed 1 ano to, John Paul? Ayan, speed 1, 32 yung nakalagay dito eh. Ah, basuka. Ito yung speed 1 basuka, mga kapadyak. Ayan o. Pang size 29 siya. Ayan. Nakakahalaga sa kanila to ng 6,500. 4,500 na lang to. Binagsak na pala yung presyo, dating 6,500, ginawa na lang 4,500. Ayan, speed 1 basuka, mga kapadyak. Ito naman, SR Santur na fork. Ayan o, XCR siya. Magkano yung ganito? 4,000? Ayan, dating 4,100, ngayon 2,500 na lang, mga kapadyak. Okay? Ito, Aerowick na fork, 27.5. Mga air na to, John Paul? Yung XCR lang po. Coil type. Ito lang yung coil type. Puro air na to. Yung nandito. Itong Aerowick, magkano to? 27.5. 4.5. Pero nakalagay doon, 4.2. Mali yun. Okay. Meron tayong weapon blade na fork. Rigid fork. Magkano yan? 4.5? 4.5 rigid fork. Okay. Ito pa nga oh. Ayan. Rigid fork. Ang brand naman nito ay... Anong brand to, John Paul? Rico. Maxone na rigid fork. Magkano yung ganito? 4.5 din. Tapos meron tayo mga air type na suspension dito na weapon. Okay, magkano yung ganito dyan, Paul?
445 na rin to. 45 na lang din, oh. Airport na, oh. Ito, coal. Ayan. Airtight din. Magkano to? Yan, Paul. Pang tapered, oh. Pang tapered din. 45 din. Puro 45 na pala to, ah. Ito. Fox. Magkano tong fox? 45 din. Pero nakalagay dito, 58, oh. Airport na fox. Evolution series, oh. Ang ganda, oh. Oh. 45 na lang. Dating 58, mga kapadyak. May mga nutshell tayong helmet dito. Ayan, oh. Magkano sa mga nutshell dyan, Paul? 450. Ayan, 450 mga kapadyak. Iba-iba available nating kulay niyan. May mga seat post tayo dito. Trubative. Nagkakahalaga lang ng 400 mga kapadyak. Tapos ayan pa nga, may mga saddle tayo dyan. Plastic saddle, ayan, oh. Magkano yung plastic saddle na ganyan dyan, Paul? 180. 180, okay. Ayan pa yung mga stock natin, ayan, oh. May mga inner tube din tayo dito. Magkano yung inner tube? 180 mga kapadyak, oh. Pang size 700 by 23C hanggang 25C, kaya pa. Ayan, mga pang road bike pala to. Dito naman, pang MTB, ayan, 28-29 to 220, black cut naman yung brand. Tapos bottom bracket, ayan, Sagmit, 550 lang din, mga kapadyak. Tapos dito, sa Shimano bottom bracket, 1-4, ayan o, 68mm, 1-4, ayan. Tapos may mga screwware din tayo dito. Ayan, mga screwware. Magkano yung screwware na ganun dyan, Paul? Mga screwware magkano? Ay, 50 lang. Ordinary po. Ayan, mga ordinary screwware, 50 lang mga kapadyak. Ayan pa. Tapos ito pa yung stock natin na disc brake rotor, 550. Shimano na mga kapadyak. Ayan, CST na inner tube, meron din, 27.5. Ayan, nakakahalaga ng 220 lang din. Ayan, yan pa yung mga available natin dito ha, sa Kuy's Bike Shop. Mga kapadyak, sa ikalawang pagkakataon, ipapakita ko ulit sa inyo si John Paul para pasalamatan na rin siya dahil in-assist niya tayo dito sa Kuy's Bike. Salamat, John Paul, ha, in-assist mo kami. Baka meron kang gustong pasalamatan, batiin, or i-shoutout mo na yan, ha, John Paul. Thank you po kayo yung tireless po. Pagbisita po rin sa Kuy's Bike. Punta na rin po sa Kuy's Bike. Marami po pagbibigay ng mga bender po, mga accessories. Malapit lang po lang dito sa Bukaway po. Okay, salamat John Paul, salamat. Salamat, okay. Okay mga kapadyak, naipakita ko na sa inyo yung lahat ng nilalaman itong Kuy's Bike. Kung sakaling may nakita kayo na hinahanap nyo at naipakita ko dito sa vlog na to, ilalagay ko sa description yung complete details nitong Kuy's Bike. At nagpapasalamat din ako sa may-ari nitong Kuy's Bike dahil tinayagan tayo na ma-vlog yung bike shop nila. Hanggang dito na lang din yung vlog ko sa araw na ito. Salamat sa panonood nyo mga kapadyak. Salamat sa mga tunay na sumusuporta. Lagi kayong mag-iingat. Patuloy nyo lang akong bigyan ng like, share, tsaka subscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video. Magaya nito. Salamat sa lahat. Keep safe and God bless sa inyo.